Hey, good day everyone. Sky Ripa here, man cannot read. Welcome to another video. Pag-usapan natin ang chain slack. Pero kung napanood niyo na yung mga ibang videos ko tungkol sa chain slack, then thank you so much kasi ito parang nire-refresh ko lang yung topic na to for 2023. Okay, pag-usapan natin ang chain slack. Ang chain slack eh ito, yung bigay ng kadena. Okay? Yung bigay. Huwag niyo munang pansinin na madumi pa yung kadena ko, hindi ko pa uli na nalilinis. Okay, yan yung bigay ng kadena. Okay? So, ang chain slack ay may mga benefits na naidudulot. Yun ang i-discuss din natin ngayon. Alam mo na, basics muna tayo. Yung chain slack na yan, meron niyang sukat. Okay? So, meron tayong panukat, susukatin natin yan. Ang chain slack is kung gaano kalayo yung, ito yung bottom ng chain link, kung gaano siya kalayo umaangat. Okay? So yun ang susukatin natin. Now, ang distance niyan, meron niyang recommended distance. At yan ay depende sa manufacturer. So, makikita nyo dun sa inyong user's manual yung recommended chain slack para sa inyong mga motor. And the best way to set your chain slack para hindi na kayo manghula, sundin nyo na lang yung nasa user's manual. Okay? Ang iba't ibang motor ay may iba't ibang chain slack, pero kung sakasakaling walang nakalagay na recommended value sa inyong user's manual o kung walang user's manual ang motor nyo, then the average chain slack is nasa 25 to 40. Average na yun na 25 to 40 millimeters. Okay? 25 to 40 millimeters. Sobrang lawak na nung range na yun. Okay. Now, kung sakasakaling ang motor nyo ay may naka-recommend na 0 millimeter chain slack, ibig sabihin sobrang higpit, ay di, yun ang inyong chain slack, yun ang sundin ninyo. Okay, pero kadalasan, laging meron niyang bigay. Alright. Discuss na muna natin ngayon ang kung paano mag-set ng chain slack kasi napakadali lang yan bago natin puntahan ang benefits. Alright, wait. So, kita nyo yung motor ko, nakapadak stand. This is one way to do it. This is actually the best way to do it, nakapadak stand. Kung wala kayong padak stand, pwede nyong i-side stand yung motor nyo, tapos yung spool o yung foot peg, pwede nyo yung gamitan ng jack ng sasakyan. I-jack nyo yan, tapos yung side stand dun sa kabila, sila yung parang magiging dalawang lift ng motor mo. Pag ginak mo tong foot peg pataas, habang naka-side stand, habang nandun yung side stand, yung motor nyo aangat ng konti pa ganun, hanggang sa umangat yung gulong. It's another way of doing it kapag wala kayong paddock stand. Okay. Ngayon kapag naka-stand na yung motor, secured na yung motor, the first thing you need to do is to loosen, tanggalin mo na yung cutter pin ng rear axle, loosen the rear axle. Hindi nyo kailangan hugutin o tanggalin. Just loosen the rear axle. Luwagan nyo lang para makagalaw yung rear axle. Maka-forward and backward. Okay? Pagkatapos nyo ma-loosen ang rear axle, makikita nyo, meron tayong chain adjusters. Napakaraming uri ng chain adjusters sa iba't ibang motor. So, i-research nyo kung ano yung tipo ng chain adjusters na nasa motor nyo. Pero typically, ang chain adjuster ay merong dalawang nut. Merong yung adjusting nut at merong jam nut o yung lock nut. Okay. So, yung dalawang nut na yan, luluwagan nyo yan. At itong nasa labas, yan yung jam nut or lock nut. Kung gusto nyo tawagin yung lock nut, jam nut. Tapos itong nasa loob na nut, ito yung pang-adjust. Okay. So, kung iisipin ninyo, meron dyang tornilyo hanggang sa loob. Okay? Kapag ito ay inikot ko, gagalaw itong chain adjuster sa loob ng swing arm. Nandun sa loob yung mekanismo yun. Again, depende yan sa mekanismo nyo. Merong nandi dito, merong magkahiwala yung tornilyo. Depende. Sa Ducati, yung single-sided swing arm nila, iba yung pag-a-adjust nun. So, ito yung example ko sa inyo. So,
imagine na lang natin. Okay, so i-research nyo kung paano ina-adjust yung sa motor nyo and then adjust accordingly. Now, ito ang mahalaga. Ang mahalaga ay dapat yung chain, yung adjustment mo dito ay kapantay ng adjustment mo dito. Kasi pag hindi yan pantay, yung hulihang gulong ay pwedeng tumabingi. Yan. Okay? So dapat pantay sila. Pag inabante mo yung gulong, pag hinila mo yung gulong, dapat pantay pa rin sila. Merong mga panukat na ginagamit. Ito, may mga hash marks dyan sa loob. Guide marks. Okay. So, reliable naman ang mga yan. Pero ako, ang paraan ko is sinusukat ko yung distance. Ayan. Sinusukat ko yung distance ng center ng rear axle at saka ng yung swing arm bolt. Ito. Yung center niyan at saka yung center nito susukatin ko, susukatin ko rin yung sa kabila. At dapat sila ay pantay. Ibig sabihin, yung hulihang gulong diretso. Kasi kung itong yung center ng rear axle ito to the center, kasi yung center ng swing arm bolt na nakakabit sa frame, pantay yun. So ipapantay ko tong dalawang to. Kung ito ay mas maikli yung distance, ito ay mas mahaba, so paling yung gulong. Yun yung assurance ko, yung swing arm bolt distance to the center ng rear axle, yung center nila. Okay? Alright. Now, paano natin ngayon, paano natin ngayon malalaman kung ano yung tamang chain lock? Again, you gamitin niyo yung reference ng user's manual niyo. Napakasimple lang nung general guide. Itong kuhanin niyo tong center ng rear sprocket. Ito yung center niyan, yung center ito. As kuhanin niyo yung center ng front sprocket. So nandito. Yung distance niyan, saka distance nito, hanapin mo yung sentro noon. In my bike, in the case of my bike, ang sentro ay nandito sa pagitan ng exhaust at saka ng gulong. So ito yun. Okay? So ngayon, itutulak ko ito pataas. Itatapat ko yung link. Ito, yung link. Hindi yung gitna. Ha? Ito. Yung merong link mismo. Itatapat ko yan. Teka, hanapin natin yung master. Wait lang. Tumitikas na ka din ako. Nasaan yung... Kailangan na dito na. Linis. Okay. Ito. Yan. Okay. So, ito yung master link. Ano? Yan. So, ito. Iaangat ko. Tapos, ito yung mahalaga. Ito yung natutunan ko kay Dave Moss. Ito yung ilalim na kadena. Nandun dun. Ito yung taas na kadena naman. Pag kung itutulak ko yung baba, dapat hindi gagalaw o aangat yung yan. Tama. Pag tinutulak ko yung baba, pag tinulak ko ng sobra, umaangat yung taas. Nababatak. So, iaangat ko lang yung kadena to the point na nag-start gumalaw. Yun, hanggang dun lang. Hindi ko sasagarin na ganyan. Kasi, magiging overstretch yung calculation ko. Okay? So, yun lang naman ang isang sa mga tip ko pag-check ng slack. Okay? So, wait lang. Ay. Lupit natin. Okay, wait. So, tutula ko. Yan. Tingnan ko yung babaw kung nababata. Hindi. Susukatin ko lang yan. Wait. Upo tayo. Ang gagawin ko, actually, hindi to yung paraan na ginagawa ko. Ginagawa ko lang ito ngayon kasi gusto kong ipwesto para dun sa camera. Sana, nasan yung millimeter side? Ito yung millimeter side, di ba? May mas komplikado pa akong paraan ng pagsusukat, pero ito for simplicity sake na lang para sa video. Okay. So ito yung ilalim niya, di ba? Pag inangat ko 'yan,
dapat hindi siya lalampas ng 40. Kasi yun yung, yun. Video, yan. Teka. Yan. Okay. Oh, yan na. Sukat na. Wait. Diyos ko, day. Nakaka 10 minutes na tayo. Change lock lang. Yun. So, siya ay umaangat hanggang, hanggang 30. Okay, yun na. 30. O, yan o. 30 millimeters. Hanggang dito lang kasi pag sinagad ko pa, gumagalaw na yung ibabaw na kadena. Pero pag sinagad ko, nasa 35 lang. Tama ba? 35, yan o. 30. Okay? So, ang hinahabol ko, according to my user's manual, is 30 to 40 millimeters. So, pasok to. Ngayon, ang gagawin ko is, yung buong kadena, i-check ko. So, from this master link, bibilang ko ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 links. Yun ang ililipat ko ngayon dito. And, okay. Check uli natin itong ito na may 30 rin. Okay. So, yun lang. Bibilang lang ako ng 6 by 6. 6 links, 6 links, 6 links. Depende yun sa haba ng kadena nyo. Ako, 6 ang ginagamit ko kasi 118 yung kadena kong yung links ng kadena ko. So, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Kayo, pwede namang 7, pwede namang 8, wala naman. 6 lang yung napili kong number, pwedeng 5. Kung gusto nyo, i-check nyo kada link. Ayan na, kada link. Kung gusto nyo, i-check nyo kada link. Walang problema doon. Ayan, ito, tight spot to. Ito mo. Tight spot to. Ayan o. Ito ay nasa 27. Tight spot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Manap tayo ng yung umaabot ng 40. Teka, wait lang. Tinatamaan nyo. Ito ay 31. Hanapin ko yung pinaka maluwag. Meron ditong maluwag na umaabot ng 33. Hindi, ito 32. Teka, i-eyeball na lang natin. 32. Anyway, so you get the yun, no? Ito, 33. Ito yung loose spot. Ang dito sa kadena ko, ang tight spot niya is nasa 27. Ang loose spot niya is nasa 33. Pag in-average ko yun, it's more on 30. So yung chains lock ko overall, ito na yung setup ko. Kasi ito yung pasok dun sa 30 to 40 millimeters na chains lock recommended ng manufacturer. Okay, ito. Over time, itong chains lock na to ay lalaki kasi nababata ang kadena. Okay, speaking of batak ng kadena, discuss na natin yung benefits. Okay, wait lang. Now, benefits ng chains, ng proper chains lock is, number one, smooth shifting. Kasi pag nagsishift tayo, kahit pa sobrang galing mo magshift, kahit pa meron kang 100 motor sa garahe mo, kahit pa ikaw ay nagmumutar na since birth, hindi pwedeng hindi ka makakaranas ng jerkiness sa shifting. Walang nagmumotor na talaga 100% super smooth ang shifting. Kasi yun yung mechanical consequence ng drivetrain ng motor. Science yun, physics yun. Okay, so kapag manual motor na chain drive, sprocket system, meron talagang yung jerkiness. Ngayon, during acceleration, so ito yung ibabaw na kadena bumabatak, 'di ba? Binabatak niya. Pag nag-shift tayo ngayon, yung itong kadenang 'to, hindi nang ito baba, hindi meron siyang moment na hindi siya bumabatak kasi nag-disengage yung power to the wheel eh, kasi nag-engage ka ng clutch. Mabilis lang yung sandali na 'yon, pero that's enough to cause itong top chain na mag-loose. Okay? At ang babatak naman ay itong ilalim, babatak siya pabalik, negative pressure, kasi hinihila naman siya ng wheel drag dahil sa engine brake and tire drag. Kasi yun yung consequence. Again, I don't wanna get into deep into the science of it kasi mas lalong magiging boring yung video. Boring na nga eh. Pero during shifting, itong top chain ay naglo-loose at nababatak yung bottom chain.
Imaginin mo kung ang chain lock ng motor mo ay sobrang zero, walang galawan, parang frozen yan, parang hindi mo maitulak. Pag nag-shift kayo ngayon, ang tendency nitong top chain is mag-loose ng konti o bumigay ng konti. Eh, wala na siyang ibibigay. Kasi yung ibibigay nito sa taas, siya namang ihihigpit ng sa ilalim. Okay. And then pag nag-accelerate uli kayo, hihila na naman itong top chain. Pag humila itong top chain, medyo bibigay na, may kaunting bigay ang lower chain naman. Para smooth ang transition from shifting to shifting, from gear to gear. Yun ang isa sa mga benefits ng maayos na chain slack. Another benefit ng maayos na chain slack is mas smooth yung power delivery. Pag halimbawang tayo ay naka full acceleration, batak na batak tong top chain, merong medyong may kaunting allowance ang bottom chain. Kasi pag bigla tayong nagbitaw ng throttle at nag-engine braking, at kahit hindi tayo nagsishifting, etong top chain ay siya naman yung magkakaroon ng slack at babatak naman tong ilalim. So, bigayan sila. Allowance kumbaga. Yan ay katulong, katugma nung ginagawa ng cush drive o yung tinatawag na yung rubber damper sa loob ng hub, ng rear hub. Cush drive ang tawag doon, pero mas kilala siya sa rear damper. Okay. Sprocket damper, rear damper, wheel damper. Basta damper pala, damper, hindi dumper. Damper. Hindi D-U-M-P ha. D-A-M-P-E-R. Damper, hindi dumper. Hindi yan dump truck. Okay. So, yun. Again, smooth transition from power on, power off. Another benefit ng magandang chain slack, believe it or not, is handling sa corners. Medyo mahaba-haba tong topic ito, pero natutunan ko to kay Dave Moss. Dave Moss is the number one motorcycle suspension tuner in the world. So siguro naman paniniwalaan nyo yung sinabi ni Dave Moss na merong consequence ang masyadong tight na chain, meron ding consequence ang masyadong loose chain. In terms of handling in the corner, in terms of accelerating outside of the corner, in terms of decelerating into the corner, in terms of maintenance throttle mid corner, merong epekto, naidudulot na epekto ang proper chain slack. Kapag yan ay hindi nakaset to a proper amount, meron niya mga consequences. Kung ako ang papipiliin, mas gusto ko na medyo nasa tight side ng konti ang chain slack. Kaya nga ito, 'di ba? Ang recommended sa bike ko is 30 to 40 millimeters. Isineset ko siya sa average na 30 millimeters all around the chain. Yung tight spot ko is 27, yung loose spot ko is 33. So doon ko sinet sa medyo tight side. Mas okay sa akin 'yun kesa sa loose or nasa loose side yung chain. Again, kasi over time magi-stretch at magi-stretch talaga ang kadena. Kaya overtime din, periodically, laging chine-check ang chain slack and adjust as needed. Kapag nagbago na yung chain slack, ibig sabihin, nag-i-stretch na yung kadena, matagal na panahon naman yun eh. Hindi naman buwan-buwan ganun eh. So, it's a good thing na periodic maintenance ang pag-check ng chain slack. The good thing about maintaining the chain, kapag halimbawa nag-chain cleaning kayo, chain lubrication, chain cleaning, i-check nyo na rin ang chain slack kasi nakaangat na rin naman eh. Wala naman mawawala sa pagkatao natin kung mag-check tayo ng chain slack. I-check lang naman eh. Hindi naman kinakailangan mag-adjust. Yung adjustment nito sa akin in terms of my riding style, ang adjustment ko is every 1,500 kilometers. In my experience, every 1,500 kilometers. Medyo madami-dami lang akong mag-adjust dati kasi noon inaaral ko pa yung pagsisetup ng chain slack. Okay, baka lang maitanong ang isa sa mga epekto ng chain slack kapag sobrang tight ang chain is pwede siyang mag-cause ng high side. Meron na akong nagawang video tungkol dyan and I suggest you also check out the channel ni Dave Moss at Dave Moss Tuning. But for now, this is it. Pasensya na, humaba ng 20 minutes yung video. Pero sana meron kayong napulot na kapakipakinabang about yung simpleng chain slack
para sa inyong mga motor. Alright, so ride safely. Have a good day. I'll see you on another video.